Bago ba ilapag sa hapagkainan, mabusisi ang pinagdadaanang proseso ng mga karne. Sa Baguio City, may kakaibang luto sa karneng yan. Ang lechon o inihaw na liempo, may madugong sausawan. Yan ang kwentong aking tinikman. Ating gabi pa lang, dagsan ang baboy at baka sa lugar na ito. Pero hindi ito pastulan, kundi ang maituturing na kanilang huling hantungan. Ang slaughterhouse ng Baguio City o Katayan. Sa slaughterhouse, mabusisi ang pinagdaraanan ng mga hayop na isasalang sa Katayan. Nililinisan at iniinspeksyon ng mga baka at baboy, sakay pipila para katayin. Kailangan masigurong malusog at walang sakit ang hayop at matiyak na pasado at standard ng karne bago ibagsak sa mga palengke. Importante na ma-inspect natin para makapag-provide ng safe meat for public consumption. Through safe meat, maiwasan natin ang mga airborne o saka mga waterborne diseases kasi ang mga ito pwede nilang ma-transmit. Ang mga nakatay na hayop, lilinisan sa katatangganan ng laman loob. Umaabot ang halos 200 baboy at 20 baka ang kinakatay dito kada araw. Sakay babagsak ang mga ito sa mga palengke. Pagputok ng liwanag, sa kainang ito sa slaughterhouse compound, dinidiretso ang ilang karne ng baboy. Abala ang lahat sa pagluluto. Sila raw ang pinakaunang kainan dito sa slaughterhouse compound noon pang 1972. Na-maintain po namin yung original na luto. Yung mga karne galing sa slaughterhouse, bagong katayan mga yun. Inihaw na liempo at bulalo ang kanilang specialty. Kada araw, nakakaubos sila ng mahigit 40 kilo ng karne ng baboy at bulalo. Kumikita daw sila ng hanggang 80,000 piso. Nakapagpaaral ako ng mga anak ko dahil sa income ng restaurants. Sa halagang 80 pesos, maaari na malasap ang linamnam ng kanilang pambatong bulalo. Perfect sa maginaw na panahon. Bukod sa mainit na sabaw, patok na patok din ang kanilang inihaw na liempo. Wait lang, bago ka mag-pass, hindi ordinaryo inihaw lang ang kanilang liempo. Sa sausawan daw nagkakatalo, hindi suka, ketchup o lechon sauce. Ang espesyal nilang liempo, sinasawsaw sa dugo ng baboy. Ang dugo mula sa slaughterhouse lulutuin sa kawali. Ang halo nitong suka ang dahilan kung bakit hindi ito namumuo. Titimpla nito ang suka at asin. Halo-halo pa. Luto na ang blood sauce ng liempo. Yung sausawan kasi na dugo sa kwan talaga, Ilocos. Yun ang sausawan daw nila ng inihaw. Pag natikman naman nila, sir, nagustuhan din nila. Kaya hinahanap-hanap na rin nila. Yung iba, sabi nila, chocolate sauce daw yon. Dinayo kong kainang ito dito sa Baguio City para tikman ang kanilang blood sauce. At titikman na natin itong tanyag na dinawis at blood sauce o dugo. Tutubin natin ganyan. Lagyan natin ng chocolate sauce. Pagkasarap. Yung lasa ng taba, nagko-complement dun sa linamnam ng dugo. Talaga naman mukhang melted chocolate. Kung malinamnam na yung liempo, pag nilagyan pa ng dugo, mas lalong dodoble pa ang linamnam niya. Kumbaga yung lasa nila, they complement each other. At yung texture ng dugo, medyo malagkit sa bibig. Kasi patayo na yung dugo. Patigas na. Bigyan pa ng mga isang oras to, Betamax na to. Sa ngayon, sausawan pa lang. May kanya-kanya tayong paraan at estilo ng pagluluto para ma-achieve ang hinahanap-hanap na lasa. Pero magkakaiba man ang ating mga sangkap, ang kalinisan ng bawat rekado ang pinakamalupit na pampasarap. Kuya, kayo parang sarap? Masarap talaga. Alam mo ba yung karinderiyan yan? Nakilala ko yung isang may matandang couple na kumakain doon. No? 40 years na silang pumupunta dyan. Talaga? Dyan sila nananahali palagi. Okay. Siya pala ang dating provincial fiscal ng Benguet. Mm-hmm. At sabi niya, sa sobrang sarap talagang inaaraw-araw niya. Retired na siya, ha? Siguro mga 80 plus na tumamang to. Kumakain pa rin sila dyan. Yung dugo, ano lasa? Ano siya eh, maasim-asim. Parang dinuguan? Parang dinuguan. Pero walang laman? Walang laman. Walang laman. So pag sinusaw mo yung liempo ngayon, naghahalo yung linamnam ng liempo dun sa linamnam ng dugo, pagkasarap. Nako, matagal na nilang talaga niluluto. Matagal na. Alam mo bakit maraming dugo dyan? Kasi yung mga dugo ng baboy, imbis na itapon, di ba yun naman ang ginagamit talaga sa paggawa ng dinuguan, di ba? Para sarap. Ay, tsaka napaka, dun sa karinderyang yan, no? May pader.
doon sa pader, napakarami mga litrato ng mga sikat na taong kumain na dyan. Mm. Mga dating presidente ng bansa at present na presidente ng bansa, nandun yung mga litrato. Sabi ko, dapat ilagay nyo rin litrato ko rito. Nakiusap ako. Oo nga, ilagay mo. Dapat ilagay ka talaga dyan, kuya. Kaya pag napunta ko dyan, dapat andoon na picture sabi mo. Sabi ano raw, ID picture lang daw. Kasi maliit lang.